Ang pinakasulit ni Realme versus ang pinakasulit ni Vivo. The Realme Note 50 versus Vivo Y03. Ano nga ba talagang mananalo pag pinaglaban natin ang dalawang phone na to? Sino nga ba talaga ang masulit, mas maganda, and yung hindi mo talaga pagsisisihan kapag binili mo? Mura lang to guys ha. Sa halagang 3,000 to 4,000 pesos, abay sila talaga yung pinakasulit ko. Ngayon, syempre guys, ayaw ko talaga sana silang ipagkumpara. Pero dahil nga sinasabi ninyo palagi na hindi nyo na alam kung anong pipiliin nyo, well ngayon, tutulungan ko kayo. Ikukumpara natin to sa iba't ibang mga aspeto and sasabihin ko sa inyo kung para sa akin, sino ang nanalo. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm GP and this is GTN TV. Now, bago tayo mag-proceed, I just want to know na ipapamigay natin etong dalawang phone ito. Kaya naman, in order to join, just subscribe and also comment down below. Ganun lang kadali. Now, let's start pagdating sa build and design. Sa design guys, actually, mas nagustuhan ko talaga etong si Vivo Y03. Bakit Kuya J? Well, unang-una, wala kasi siyang ginaya. Nagstay lang siya sa pagiging unique and pang Vivo talaga na design. Well, etong si Realme Note 50 ay nanggaya dito kay Apple or iPhone. Una, medyo okay siya, pero kalaunan guys is that weird and cheap na siyang tingnan. Especially pagdating dito sa kanyang camera module, circle daw, tapos merong flash, 'di ba? Nakaka-cheap 'yun. Akalain mo 'yun, sasabihin ka na, "Uy, ang ganda ng phone mo, merong triple camera." Tapos pagka-on ng flash, nakita nila, "Uy, flash lang pala 'yan." 'Di ba? Di katulad dito. Oh, maliit lang. No need na maglagay nito. Kung maglalagay kayo ng flash, huwag niyong gawin na parang kaparehas lang ng kanyang cameras. Magiging cheap talaga 'yon. Shout out Realme. I'm out, man. Ngayon, usapang build naman, etong dalawang phone ito ay parehas lang. Meron silang mga plastic body, plastic frame, and of course, glass front. Dito guys, ibaba meron tayong Type-C port, 3.5mm port. Sa right side, yung kanilang mga volume markers and yung power button. And parehas din silang merong single firing speaker. The only difference is, yung speaker na itong Vivo ay nandito na sa itaas. While yung dito nung sa Realme guys is yung common, which is dito sa ibaba. So medyo weird talaga si Vivo. Nagpapaka-unique. Also, merong lamang dito sa Realme guys. Meron pa rin siyang fingerprint scan na wala dito kay Vivo Y03. So face unlock na talaga yung nandito sa phone na to. No, bakit ko nga ba talaga nasabi na etong dalawang phone na to yung pinakasulit? Well guys, meron na silang IP54 dust and water resistance. Pwede na itong babasa ng mga ulan, talsik. Huwag nyo na talaga siyang ilulubog and hindi talaga masisira etong dalawang phone na to. Diba? Ang lupit. Overall, akala ko talaga nung una guys is napaka-okay na talaga ng build nitong Realme Note 50, which is hindi pa na-release si Vivo Y03 that time. Pero this time, habang hinahawakan ko silang pareho, masasabi ko talaga mas premium hawakan etong si Vivo Y03. Parang mas solid talaga siya overall when it comes to the build. But kung pipiliin mo to, you're missing one major feature, which is the fingerprint scanner. So wala po yan dito again, and andito na siya kay Realme Note 50. So pagdating sa pagiging kompleto, si Realme Note 50 yun. Pero pagdating sa pagiging maganda naman, si Vivo Y03 yun. So ganun lang kadali. Mas maganda, mas kompleto. Depende na sa inyo yun kung ano yung mas gusto nyo. Now, let's proceed pagdating dito sa kanilang mga display. So, pagdating dito guys, mas malaki ng konti si Realme Note 50. Meron na siyang 6.74-inch IPS LCD display compared dito sa 6.56-inch lang ng Vivo Y03. Para silang merong 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. So, when it comes to speed and smoothness, tabla lang po etong dalawang phone na to. Pero yung panalo talaga para sa akin dito guys is the Realme Note 50. Why? Well, as you can see, mas malaki nga siya, pero mas manipis din yung kanyang mga bezels. Also, kung makikita nyo naman, yung teardrop notch dito ng Vivo Y03 is mas makapal talaga compared sa dewdrop notch ng Realme Note 50. Also, the bezels sa mga side is mas maliit dito kay Realme Note 50. That is why makaka-enjoy ka talaga ng malaki and seamless na display. Dito kay Vivo Y03 guys, kitang-kita mo talaga agad yung kanyang mga bezel. O diba? Pagdating sa mga brightness, pagiging vivid, halos magkaparehas lang, medyo lamang lang talaga dito si Realme Note 50. As you can see guys, o diba? Halos hindi na siya makakita dito sa camera dahil nga ang bright niya. While dito naman kay Vivo Y03, kitang-kita pa rin. So overall, if you're looking for the better display pagdating dito sa dalawang phone ito, better choose the Realme Note 50. Eto guys, yung panalo ko when it comes to the display. Yung panonood ng mga movies, watching videos, and scroll sa social media, mas maganda talaga yan with the Realme Note 50 guys. I swear.
Now let's talk about the performance of these two phones. Si Realme Note 50 ay mas naunang lumabas, kaya naman meron lamang itong Android 13 with Realme UI 13. While eto naman si Vivo Y03 ay medyo bago pa lang talaga, kaya naman meron na po siyang Android 14 with FunTouch 14. So mas latest po yung UI na itong Vivo Y03. Pagdating naman sa kanilang mga processor, medyo close lang din. Etong si Realme Note 50 ay meron ng Unisoc T612 compare dito sa Vivo Y03 na merong MediaTek Helio G85. Tenes ko silang pareha dito sa AnTuTu guys, and as you can see, mas nalaman lang ng konti etong si Vivo Y03. When it comes to performance, as usual, mag-expect ka talaga ng pang entry level talaga. But compared sa other entry level na merong G35, these two phones is much better. Mas smooth, mas maganap ang light gaming, and multitasking. As you can see, kapag nag-scroll naman tayo dito sa dalawang phone ito, walang problema talaga yan. And when it comes to light gaming naman, halos magkaparas lang din sila sa performance guys. Dito kay Realme Note 50, meron ka ng super refresh rate with ultra graphics pagdating sa Mobile Legends, which is unexpected and maganda talaga. Akalain mo yun, super refresh rate plus ultra graphics halagang 3,000 to 4,000 pesos. Ang lupet! While dito naman kay Vivo Y03 guys, is meron na siyang high refresh rate with ultra graphics. Ultra graphics pa rin naman, medyo nalugi lang siya sa refresh rate. Pero you know, halos magkaparas lang din naman sila ng performance actually. Mas old na talaga siguro yung processor nitong phone na to, which is G85. Medyo matagal na yon. Kaya naman, hindi talaga siya ganun ka ahead with the Unisoc T612 na nandito kay Realme Note 50. Now, kapag papipili naman ako kung ano yung mas gusto ko with these two phones, medyo mahirap actually. But, sa dami ng testing ko dito guys, masasabi ko talaga na medyo mas smooth etong si Realme Note 50. Dito kasi kay Vivo Y03, lalong-lalo na kapag kaka-on mo pa lang, ang dami talagang lag. Like, legit. Dito naman kay Realme Note 50, medyo mas less lang ng konti, pero ganun pa rin. So, you get the point. Mura lang kasi itong dalawang phone ito, and marami talaga silang problems when it comes to its performance. Especially nung kaka-unbox ko pa lang dito sa dalawang phone ito guys, naku po, ang daming ads, ang daming bloatwares. So, wina-warningan ko na kayo, bago kayo bumili na itong phone ito guys, madami pa talaga kayong kailangan i-uninstall para mas maging smooth yung inyong experience. But overall, para sa akin, pagdating sa performance nila, you can go either way actually. But for me, mas lamang na talaga ng konting-konti lang etong si Realme Note 50. Even though mas laman ng konti sa AnTuTu etong si Vivo Y03, yung kanyang performance talaga while testing is hindi masyadong convincing. So, I'd rather go with the Realme Note 50. Mas smooth siya guys, even though Android 13 lang siya. Now, dito naman sa kanilang mga battery and charging guys, panalo po dito si Vivo Y03. Bakit? Well, palas lang naman silang mayroong 5,000 mAh battery, but dahil nga mayroong bigger screen etong si Realme Note 50, mas madali siyang malobat compare dito sa Vivo Y03. And sa charging naman, etong si Vivo guys ay supported na lang 15 watts while eto naman si Realme ay 10 watts labang po. Panalong panalo na talaga si Vivo pagdating dito. Binili mo silang dalawa. Specs lang, panalo talaga siya. Pero sa unboxing experience, merong adapter ito. Eto wala. So anong pipiliin mo? Well, depende na sa inyo yun. Kung gusto mo si Vivo, kailangan mo pang bumili ng adapter. Or kung meron ka namang extra, no problem na yon. Kung wala ka namang adapter na extra and sakto-sakto lang talaga yung budget mo, well, si Realme yung piliin mo. Dahil nga, kumpleto na siya. Now, let's talk about the exciting part, which is yung kanilang mga camera. Etong dalawang phone ito, meron ng 13MP main camera with secondary AI lens. And pagdating man dito sa kanilang mga selfie, meron silang 5MP selfie camera. And as you can see, medyo magkaiba po yung pag-take nila ng picture. Dito sa picture ko, kung makikita ninyo, medyo mas saturated ng konti etong si Vivo Y03. Also, pagdating sa kanya mga details, hindi siya masyadong clear and hindi rin masyadong focus pagdating sa akin. While dito naman kay Realme Note 50, medyo mas clear po siya and yung skin tone ko talaga is kuha kung ano yung skin tone ko in person. So, mas nagustuhan ko talaga yung picture ko with the Realme Note 50. But, kapag kukuha ka naman ng larawan ng mga scenery, mga city photos and things like that, kung gusto mo yung mas natural guys, go with the Vivo Y03. Hindi ko nga alam kung bakit mas natural siya dito, pero as you can see, napaka-green lang talaga masyado. Mga grass, mga puno dito kay Realme Note 50. Klarong-klaro talaga na mas saturated yung kanyang mga photos guys. And for me, kapag i-upload mo na agad, okay naman yon. Pero kapag mahilig ka pang mag-edit-edit ng mga photos, hindi mo yan magagawa with the Realme Note 50 dahil nga saturated na siya agad, i-upload mo na talaga. But dito naman kay Vivo Y03, meron ka talagang option na ganon dahil nga neutral lang, napaka-natural lang kanyang mga photos. Kung ano yung nakikita nyo in person na scene, ay ganon din yung makukuha ng Vivo
Y03. So in short, kapag mahilig ka magpicture-picture ng tao, pamilya mo, ganun, go with the Realme Note 50. Mas maganda to pagdating sa ating skin tone. Natural na natural talaga siya. But kung gusto mo naman magpicture-picture ng mga sceneries, mga buildings, and gusto mo yung natural, go with the Vivo Y03. Hindi siya masyadong saturated pagdating doon, guys. But overall, kahit anong piliin mo dito sa dalawang phone ito, okay na okay talaga yung kanilang mga photo quality. Magiging kontento ka na talaga kahit ano pa yung piliin mo dito sa dalawang phone ito. Sa video quality naman, halos magkaparas lang din. Meron silang 1080p at 30fps, which is maalog pa din, syempre, dahil nga wala silang OIS. Mga cheap phone lang kasi ito, guys. So, expected na yun. Maganda pa rin naman yung kanilang mga quality. Depende lang talaga sa lighting and syempre sa pag-angle ng mga video ninyo. Makakakuha pa rin talaga kayo ng high quality videos ito, guys, dahil nga 1080p naman siya. Overall, pagdating sa kanilang camera, meron talaga sila iba't ibang strengths. And for me, tabla talaga sila para silang maganda. And kapag mahilig ka talaga mag-picture-picture, mag-video, mag-vlog, hindi ka talaga magsisisi dito sa dalawang phone ito. Especially ng mga budget phone lang naman to. Overall, ano nga ba talaga yung para sa inyo to sa dalawang phone ito? Well, guys, kung gusto mo yung mag-picture-picture ng mga tao, okay na rin sa performance, maganda na rin yung kanyang display, well, definitely, go ka na dito kay Realme Note 50. Mas mura din to, guys, and kumpleto na siya. While, kung gusto mo naman yung solid build quality, mas latest na OS, which is Android 14, okay na rin na camera and processor, and faster din pagdating sa charging, well, definitely go for the Vivo Y03. Ganun na naman, meron talagang mga exchange-exchange pagdating dito, guys, dahil nga wala talagang perfect na smartphone at this price point. Paras ko silang nabili sa layang 3,999 sa kanilang mga 464GB variant, pero meron din silang available na 128GB. Also, guys, sa online, etong si Realme Note 50 ay mas mura sa layang 3,000 lang talaga plus. While eto naman si Vivo Y03 is nag-i-stick talaga siya sa kanyang price na 3,999. So, parang hindi na siya bumababa. But yes, for me, kahit ano pa yung bilhin mo sa dalawang phone ito, sulit talaga siya, guys, and masasabi mo talaga na worth it yung nabili mo gamit ang inyong mga pera. So, I guess, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And also, guys, again, mag-subscribe na kayo dahil nga ipapamigay natin etong dalawang phone ito. So, kung wala ka pang budget, well, definitely, baka ikaw na yung manalo ng ating Realme Note 50 and Vivo Y03 giveaway. That's it. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.